So guys, nandito ako sa biyahe sa tricycle at pauwi na ako, hindi na to sling. Alam niyo na. So yun guys, kakauwi ko lang and then nakuha ko tong bagong, hindi na siya sling guys, tarantula na talaga to. And then hindi naman siya gano'ng kalaki yan guys, ang size niya. So hindi ko alam kung ilang inch na to guys. So binigay siya sa akin kasi hindi na siya kayang alagaan nung dati niya owner guys, kasi hindi naman talaga yata nag-aalaga ng tarantula yun. So ngayon ako nabahala dito. At ito ay Hamorii din. So pangatlong Hamorii ko na to guys. So ito ngayon yung dala ko, tweezers, clutch cap, tapos yung magiging water dish niya, tapos ito yung tubig, diba? So kailangan mo na ito magpanya kasi stress na stress na. Pero bago yun, kailangan ko muna siya lagyan ng tubig sa loob guys. Kasi mukhang dry na ito eh. Kasi dry na dry substrate niya. So chillax lang kayo dyan. So guys, naset ko na yung tripod ko na shoebox. Very helpful yan guys. So ngayon ito, itong Hamorii ko, eh sobrang stress na. So nag-flick siya ng hair kanina pa sa akin. So parang napanot na yung abdomen niya. Kasi ito kinukulit ko pa, no? So guys, huwag gagayain. Pero kailangan mo nating, ay putik yung mus. Ringan ko siya ng mus guys. Pang-hold ng humidity habang hindi pa siya nare-rehouse. Sadan! So guys, hindi ko alam kung anong mus to. Wait, tama gito siguro. Buksan ko muna guys, kaso baka mag-bolt, pwede naman catch cap. Sanay na ako sa bolt eh, hindi joke lang. Ang kalat ko na naman. May ako na, lagyan mo. Yes. Wait, kakalat na naman yata ako ah. Gently. Lumit na, natin lumit dito sa kanyang enclosure na maliit. Guys, kasi hindi ko po siya marirehouse guys, wala pa akong oras. So siguro bukas, kaya ko na marirehouse. So ito guys, ayun, tsura nyo. Ba, napakaganda. Wait, kailangan ko umanin siya na mabuti. So guys, napakalupit diba guys? Wait, yan. Wait, talagdan ko lang namos yung enclosure niya. Para safe siya guys, ayaw natin yung nangyaring di maganda sa kanila. Para okay na okay kahit napakalit pa lang ng enclosure niya, eh hindi siya ma-dehydrate. Guys, kasi importante yung kahit di sila makakain, basta di sila dehydrate guys. Dami na sinasabi. Hindi naman sobrang humid naman ito, sakto lang. Ayan guys, ano guys sa tingin nyo guys? Okay na ba yung ganyan? Sana hindi sa akin mag-flick ng hair to, yari ako, GG. Ganda no? Ang ganda talaga ng mga Hamorii. So pangatlong Hamorii ko na to. So yung next clip is yung pag-rehouse ko na sa kanya. Siguro bukas marirehouse ko na to. As soon as possible guys. So stay tuned lang. Nope. Yun, so guys, last na to. Hindi ko na talaga siya istorbo eh. Nakita ko siyang minum ngayon. So effective yung ginawa ko. Effective talaga. So hintayin ko muna siya makapagpahinga dyan. And then bukas i-rehouse ko na talaga siya guys. Promise, hindi ko na guguluhin. Wala na akong dahilan para mag-alala sa kanya ngayon. Kasi alam ko okay na siya. Kasi stress na stress siya kanina eh. So, punta na tayo siya. Panibagong clip. Woo! Woo! So, ngayon guys, nandito na ako ulit ngayon. Eh, ay, sorry. Eh, yung clip na to is after 3 days nung last clip. Kasi 3 days, din yata ang sarado yung shop na bibilang ko na enclosure. So, ngayon, eto na ulit. Dapat kasi kinabukasan nung clip na yun. So, kaso, eh, napakatagal din. Saka busy talaga eh. So, ngayon, titingnan natin kung okay pa tong alaga ko. Wait, pa-flash ko lang. Oh shit. Ay putik, nakataob na yung ano. Ay, mga okay na okay pa naman guys. So, papakita ko muna sa inyo yung binili kong enclosure. Yon, ay putik, ay focus yon guys. Ito yung nabili ko, yung hide niya, coco pad. Ay hindi siya coco pad, parang pad lang to na plastic eh. No? So, murang alaga ko lang naman siya nabili. So, 50 pesos, 10 piraso niya yata ito, ewan ko. So, ito yung nabili ko guys, na enclosure. So, hindi man siya kagandahan, gagawa ko lang para sa ventilation. Wait, ay mabuksan eh. Wait, bubuksan ko siya agad. Ang ganito kadali. Oh, di ba? Napakadali lang. So, ganun lang tayo magbukas. Ito yung feet ako. Eh, hindi ko alam kung kakasya pa tong feet ako dito sa enclosure na ganito kalaki. Yun naman. Ewan ko ba? Tapos yun, nakabili na nga ako ng pang spray ko. So, sa akin yung pinakagusto ko sa pag-aalagan tarantula eh, yung pag-miss ng kanilang enclosure, guys. So, ito, wala pang butas. Kailangan ko itong butasan. Ha? Bubutasin ko muna to. So, ganitong kadali ulit, guys. So, favorite yung ganun transition. Ewan ko ba, wag na kayo kumontra, guys. Bubutasan ko na. In 3, 2, 1, let's go! Wow! O, diba, sabi ko sa inyo, ganito lang kadali magbutas, eh. Medyo may scratch pa nga, oh. Medyo nagkamali ako kasi hindi ako sanay sa pagbutas, guys. So, ito, nabili ko ng 50 pesos. So, may gogi. Naglag pa ako. Ah! Naglag pa!
So guys, may ilang piraso yung sa dulo. Hello. Ay. Ilang piraso nung pala. Akala ko sa buong piraso. So ito na yung kailangan ko. Catch cup and spray. Ito yung nabili ko ng 20 pesos lang ata ito. Yan yung price. Ay makita. Basta 20 pesos lang ito. Moss. Substrate. Oh, I love substrate. Pat. Yung hide niya. So ito na siya. So ito. Ito yung butas. Medyo konti lang pero sakto na yan. Pero medyo malaki, kakasya kaya to. So wait, ita time lapse ko yung paggawa ko. Wait, time lapse, let's go. Yun, ready ka na bang makita yung bago mong bahay? Ready na din ba kayo makita yung bago niyang bahay? So guys, tenen! Ito guys, so guys, nadami ako ng sphagnum. So napakasaya ako talaga maglawin ng sphagnum guys. Ito sa pinaka nagpapaganda sa enclosure nila. At the same time, very benefits din para sa nila to, yung sphagnum guys. So, mukhang bagay na bagay siya dyan. Ay wait, yung water dish niya, ba't may karat agad? Parang napakapal ng sphagnum ko. No? So, medyo nakulang ako sa substrate. So, dapat tatabunan ko pa to ng lupa. So, hindi rin kinakaya kasi napakalambot din ang hide niya. So, pwede niya. Ito guys, fake plant lang to ah. Fake plant plastic lang yan guys. Ito yung water dish niyo. So, ganyan siya makikita. Ay, yan. Hindi ko masyadong makikita pero okay na rin. Siguro magiging masaya siya para sa kanyang bagong enclosure kasi tinong sobrang galit na yan guys. Siguro tatlong araw na nandyan yan. Na-try ko nang ilagay. Ay pucha, wait. Teneng! Catch cup! Wait. Ops. Oh shit! Oh my goodness. Wait. Kailangan ko maging maingat pa dito guys. Wait lang, hindi ko naman sa patong camera ko. Wait, hanap lang patong ng camera ko. Tapos sabay ko bubuksan yun guys para kitang-kita nyo yung pagbukas niya. Wait ha? So ayan guys, nakaharap na ako ng kanyang patong. Ay, ng patong ng camera ko. So pwede ko na ito mabuksan. Gagamit ako ng dalawang kamay syempre. Yung tweezers ko malupit. Bong poke ko. So guys, ganito lang magbukas ng safe method. Wait nga. Wala talaga nabubuksan. Kailangan palawagin ko muna itong takit. Yan. Nagigyan dyan. Hindi naman sila bolty yung Mexican Redding guys. Pero, yun oh. Nag-flick na ng hair. Nag-flick nga ng hair. Ah, ganda. Uy, nalaglag yung takit. Hindi naman nakit yan. Ayan guys. Oh, diba? Yan. Wait. So, ito na guys. Papalabasin ko na to. Wait, paano nga ba siya papalabasin? Medyo takot talaga ako. Sensya na. Tweezers ko ba? Saan? Hindi ko magamit. Pati ito ko nagagamit tweezers. Ay, ang hirap. Hindi ako kaliwete. Dahil sa kanan. Uy, maharap siya sa akin. Kailangan ko paikutin yung couch cup niya. Ay, couch cup to rin. Ito yung closure. Ay, ayaw mo nung umulis ngayon dyan. Maliit pa. Ayun. Ayun. Ayan. Ay, pucha. Eh, kasi yung pa doon? Naalis na nga kita dyan eh. Sana sa bago mong bahay pare. Ang liit niya. Ang liit niya pa. Ang ganda. Ang ganda na yung tsura niya. Ayun lang yung size niya. Napakaliit pa guys. Mist tuloy. Mist. Pabupuno kaya ng ganyan niya? Ako naman. Talaga ko na lang mamaya. Guys, ang ganda. Promise. Oh my god. Ganda. So, yun guys. Binigay lang siya sa akin guys. Kasi hindi na siya kayang alaga ng kanyang owner. Saka hindi pa siya nage-gender. So, hindi ko rin alam kung male or female. So, hopefully, sana female siya guys. Para mas matagal ko pa siyang makasama guys. So, may Hamori din ako dito. Ito yung sling na Hamori. So, ito yung Hamori na hindi ko alam kung ilang inch na siya. So, natitempa kong hawakan. So, kaso kailangan niyo muna mag-settle sa kanyang enclosure, guys. No? So, sana mas maging healthy na siya dito. At tinan niyo naman kasi yung abdomen niya na panat, nakaka-flick ng hair kasi sobrang stress talaga sa akin sa biyahe nung sa anong kinuha ko. Flick siya ng flick ng hair, guys. Sana nagustuhan niyo to. So, pasensya na kung yun kung nadamihan ko ng moss. Nakakatuwa lang talaga maglagay ng moss. Hindi ko alam kung bakit. Saka nakakatuwa mag-wisik-wisik. Pero hindi naman siguro ito magkakamulis kasi napakababa lang ng substrate niya. Yan yung substrate. Oh. So guys,
napakasaya kasi success ko na naman tong nairiyong. And then ito yung first na alaga ko ulit na malaki na. Hindi naman siya kalaki yan, siguro thumb size. Ayoko idikit yung size sa substrate, baka bigla ko agatin. Pero hindi naman sila ganun guys. Very docile itong mga Hamorii guys, kaya nasabi ko sa first video. Ano siya, sobrang kalmado lang. Ano ba ito, may nag-chat pa. So guys, itong mga Hamorii napakakalmado lang. So ganyan lang sila, nag-flick lang sila ng hair, pero hindi sila nag-threat posture talaga. Pero pag na-provoke nyo naman sila, talaga mag-threat posture yan. At baka, uy, mabilis. Oh shit. Joke lang, joke. Nakakakit dyan po. Yun, kitish nga. Pero sakto lang. So guys, itong enclosure niya, itong enclosure ay napakalaki na para sa kanya. So mga ilang mold pa niya, lalaki pala, lalaki talaga yan dito. Sa ako na siya i-reuse na mas maganda pong enclosure pag malaki na. So abuti pa ng ilang taon yun. At pag nangyari yung taon na yun, napakarami ko ng mga sling. Diba? Ito yung Hamorii. Ito yung pangalawa kong Hamorii. Ito yung pangatlo. Wait, kukunin ko yung panguna kong Hamorii. So, ito yung una kong Hamorii. Naka-preserve na. Sling pa lang siya. So, pasaway kasi ako. Nung kakamult pa lang, lagi kong hinahandle. Hindi naman hinahandle. Parang pinapakailan mo lang sa enclosure niya. Kasi, na-excite ako. Pero, okay. Natutunan ako sa pagkakamali ko. Hindi talaga dapat sila guys hinahandle. Para sa safety din nila guys. Hindi lang sa atin. Para sa safety lang din nila. Kasi, mayroon pag nasa stress sila guys. Kaya nito, yung abdomen na panot, di ba? So yun guys, maraming salamat sa panonood guys. Tapos shoutout din pala kay Gorby Exotics, Lodi, idol ko yun guys. So panoorin niyo yung mga vlog dun guys kasi marami kayong matutunan. So salamat kasi ni-replyan niya ako sa mga comment and message ko sa kanya guys. Napaka-bait niyang vlogger and keeper guys. So marami kayong matutunan dun guys. I-like niyo yung Facebook page niya and then yung YouTube niya, i-subscribe niyo guys. Yun. Grabe no, nag-shoutout ako kahit wala naman ng viewer guys. Pero kung sa mga kapanood guys, promise, legit. Legit talaga guys. So yun, tas kung nga pala i-like nyo rin yung Facebook page ko, ayan yun, i-like nyo lang para sa mga susunod, sa mga future videos ko guys. Maraming salamat guys. Yun, isasara ko na siya. Maraming salamat sa panonood guys. Salamat kasi sinamahan nyo akong i-rehome kong bigay sa akin na Hamorii. So nangako ako dun sa nagbigay sa akin na mas gaganda yung buhay niya sa akin. Guys, promise yan. Yun, napalaki na ng enclosure talaga. So yun guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, abangan nyo ako susunod kong video guys. Nag-iingay na naman yung aso ko, pero okay lang yun kasi patapos na. Bye bye! Ay, parang hindi ka siya. Parang dapat ko muna itong linisin, no? Yun guys, ganito lang pala kadali maglinis. So yun, maraming salamat talaga sa panonood guys. At kung may mga nakita kayong mali, please comment down below guys. Kasi yun yung magiging advice nyo para sa akin. So para mas maging better ako na keeper and vlogger guys. Maraming salamat talaga sa panonood. Bye, happy keeping. Peace. See Grabe, ubos agad yung tubig mo sa water dish. Kakapunong ko lang ng tubig mo kagabi. Oh yan, nalalagyan ko lang ng tubig ha. Ito, panibago yan. Papapawi ko na para sa'yo. Feeding time. Lumulabag. Okay, dito ka. Kago. Lumubog. So guys, huwag natin muna guguluin to guys. And kumakain siya ngayon. So hindi ko na video ano yung pag takedown niya guys kasi iniwan ko lang basta yung mealworms kasi guys hindi niya pinapansin. So ganyan. Iya muna natin siya mapag-settle dyan. Guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye!